Hello everyone, yung Mama Betchay here and welcome back to my channel. Kung bago lang kayo sa akin channel, please consider subscribing as I create videos about online selling, personal development, and other delightful things. Join me as I share with you my experiences in my side hustles regardless of what stage you are in. In our last three videos, we introduced dropshipping and yung local dropshipping company na Dropify.ph. If you're interested to do dropshipping, I hope that you're able to register by now sa Dropify.ph so you can check and see the opportunities it offers. In our last videos, we also discussed yung catalog and mga products na available na you can sell sa Lazada and Shopee in a drop shipping model through Dropify.ph. So if you want to know more about the introduction of Dropify.ph, please visit my Dropify series videos. In today's video, I'm going to introduce a new segment in my channel called Shared Ideas with Yo Mama Betchay. Yan po, kung nakita nyo po sa ating intro today sa video na ito, no? It is an idea sharing solution that can make a difference in each and every one of us. So, it's a segment where I'm going to invite people who can give us tips, aspirations, ideas, and can also be our inspiration, mapa-online selling man yan, or in any aspect of our everyday lives. And today, I'm honored to have our first guest in this segment. She is a mom, a wife, an affiliate marketer, isa sa mga tumutulong sa ating mga Lazada sellers sa Lazada Seller Community Facebook group, an online entrepreneur who made 6 digits through dropshipping sa Dropify.ph. Get to know her dropshipping journey today, her failures, success stories, and bouncing back even in this pandemic. Please welcome Miss Catherine Trixie Cam Tagorda. Ayan. Hello. Hello, Miss. How are you? Okay naman po. Thank you for inviting me po, Miss Mama Betchay. Yes, you're welcome. We are actually honored for you to be our first guest sa segment na ito. And I do hope na sa ating mga viewers today, we'll get a key takeaway, no, after our session. So, maybe you can greet our audience, you can introduce yourself, Miss Trixie. Yes, hello po. I'm Trixie Tagorda. I'm a mompreneur, founder of Smart Mompreneur, and a Lazada seller for 5 years na po, and a dropshipper nga ni Dropify. And now, I'm a mentor of a mentorship program called Six-Figure Ecom. Wow! Okay, so medyo mahaba-haba yung journey na yes. Kumbaga, Miss Trixie, no? So, how long have you been selling online and when did you start selling with Dropify? Ayan, I've been selling na po since 2015. Ex-OFW kasi ako. So, nung nagkaroon ako ng family, I decided na hindi ako pang corporate world. So, of course, naghanap ako ng pagkakitaan online. That's why when I started po selling sa Lazada. And then with Dropify, I started this year lang din, January. I'm one of their pioneer dropshipper. January 6, 2020. This year lang nag-start ang Dropify.ph, correct? Yes, this year lang. But they really started 2019, but for a beta tester. But they opened it in public January this year lang po. Wow, okay. And maybe a lot of our viewers, no, since we have done our Dropify series for the last 3 videos, let me ask you, bakit mo pinili yung dropshipping tsaka bakit Dropify.ph? Oh, bakit dropshipping? Kasi po, sa journey ko sa e-commerce, hindi siya talaga naging madali. Mm-hmm. 2015 ako nag-start mag-Lazada. 2017 ko na yung breakthrough, yung breakthrough ng pagbabenta sa Lazada. But like any other seller, hindi siya naging madali. Mm-hmm. Nung pumasok kasi yung mga micro-sellers, dahil wala akong alam hindi ko talaga inaral what's e-commerce, paano ba yung tamang pagbebenta sa Lazada. 2018, mid-2018 hanggang 2019,
naranasan namin yung nalugi. Nalugi yung ano store namin. So that time, yes, as in almost bank, mababankrupt na kami. And with that limited money that we have, sabi ko, kailangan ko mag-isip paano ko to papalaguin uli. That's the time na na-follow ko si Sir Charles C., which is the owner ng Drapify. But that time, StratQuad pa yung ano, pina-follow ko sa kanya. Oo. That's why nakilala ko siya. Then, biglang pinopromote niya na magkakaroon nga doon ng dropshipping. Which is si Drapify. So, doon ako nagka-interest. Yung pagkakuha mo ng information is through research lang, no? On your own. Kaya yes, na, yes. Nagilap mo kumbaga si Drapify.ph. Yes, yes. Because I am following Sir Charles that time. But for a different ano sana, parang service which is yung importation. Importation kasi ng diba, products. Yun dapat yung ano ko. Okay. Pero prior to Lazada kasi back then, kasi dun, mga ganung taon din ako nagsimula. So under core po tayong lahat that time, no? So, yes, yes. IR, DTI. Ayan, yung responsibility na yan, no? Oo. Yes. Oo. So, yun. So, kasi sa Drapify series natin o sa channel natin, a lot of viewers has actually been asking kung magkano, kung ano yung mga products na pwedeng ibenta. And if sa mga viewers po, I would suggest that you follow Ms. Dixie, no? Kasi she is the founder also of Smart Mompreneur. She shares her journey, inspiration. She also gives tips. You chose yung sneakerhead, no, as the first catalog sa Drapify. Bakit sneakerhead? Tapos sleep essentials after. Yan, good question po yan. So, kanina po tinanong nyo, bakit trinay ko yung dropshipping? Because dropshipping, idea po niya, you don't have to spend for inventory. So, since sabi ko nga po, I have limited funds. With dropshipping kasi, I have access to a million worth of products. Mm-hmm. So, yun yung naisip ko without spending much. So, parang anong ko lang, subscription fee ni Drapify. Hindi na tayo wala na tayong inventory. Yes. Wala na tayong, tawag nito, warehouse, kumbaga. Yes. And hindi ko na rin kailangan mag-fulfill. Parang wala akong gagastusin sa pouch, sa bubble wrap. Ganon. Mm-mm. Yan po yung naisip ko. And then, why sneakerhead? Kasi actually, noong time na nag-start si Drapify, yun lang yung category nila. Yung sneakerhead. Yes, yun lang yung available. And pero, that time, magkano yung... That time, it's 10,000. 10,000 pesos. Ngayon, 10,000 pa rin, no? Oh. Yes, yes. Pero kasi, ang inisip ko lang, syempre po nung una sa akin, 10,000. Kaya yun? Parang ganun. Tapos monthly. Tapos syempre po, pumasok din sa isip ko na baka hindi ko mabawi. Which is para sa akin, dahil online seller na ako, alam ko naman yun. May possibility na hindi ko talaga siya mabawi. Mm-hmm. But of course, I still have the hope na baka naman. Mm-hmm. Diba? Baka naman. Well, you know, napakaganda ng sinabi mo, Ms. Dixie, no, na you have the hope, no, na mabawi. Kasi that character kasi in you or in every online seller. Kasi ako, I believe, no, na when you want to venture into something, meron po talagang risk, no? For every opportunity, may risk po talaga siya nakaakibat. Yes. So that's a good input, no? So, sneakerhead, and then, after, nag-subscribe ka to, Sleep Essentials. The reason why I, subscribe with Sleep Essentials, kasi po, nag-lockdown na kasi. Uh-oh. Parang nagkaroon ng idea na, may bibili pa ng sapatos. Wala naman lumalabas. Parang ganun yung naging ko. Tapos 10,000 pesos nga po eh. Monthly yung binabayaran ko. So sabi ko, may benta ako wala. Pay the 10,000. That time po si Lazada, wala namang nagde-deliver. Mm-hmm. So what happened nung March? Mm-hmm. March? Actually, April ako nag-unsubscribe. Nag-unsubscribe ako kay
sneakerhead. Kasi hindi ko nga po, kasi nga po, hindi ko na parang, hindi ko kaya magtapon ng 10,000. I mean, para sa akin po yun ah. But for other dropshippers, they just continue selling. Pero ako po kasi, for me, hindi ko kaya magtapon ng 10,000. Oo. That time. Then, kasi, as an online seller, alam mo naman yung cash flow mo, magkano yung lumalabas. Exactly, yes. Okay. And, pagka-sign up mo sa Sleep Essentials, doon ka na nagkaroon ng break, no? So, doon yes. Na... that's May. Noong May, nag-open si Sir Charles. Pandemic. Yes, kasagsagan ng pandemic. Kasi kakaano ko, papakinig ko kay Sir Charles na you need to position your store. That this, you need to take advantage the positioning of your store, of your business. Parang positive lang. So ako naman, then nag-open siya ng Sleep Essentials. Trinay ko lang. 6,000 yung, that's still lower than the sneakerhead. Oo. 6,000. So sabi ko, sige. Tapos naganda, kaya pa ako nainganyo lalo na mag-subscribe sa Sleep Essentials because of the deep inventory. Uh-oh. Talagang lalim tayo, 100 pieces ang quantity ng per SKU, which is for me, that's very good. So, Yuta? Yes, yes. So, ganun kadami. Let's say mag-on hand ganun, magkano ilalabas ng pera doon. Exactly, yes. So, trinay ko. Sabi ko, sige, wala naman mawawala. Try ko na lang uli. So, nag-subscribe ako. Wow. So, nagulat talaga ako na sa first day ko, naka 12,000 kagad ako na gross. Mm-hmm. Gross po yun, ha. Nakabenta ako ng mga almost 60 units. Mm-hmm. So, 60 pieces ng bedsheets. Sabi ko, grabe, hindi ko akalain na... maraming bumibili ng bedsheets, but aanin ba nila yon? Parang ganon. Knowing na so, may nasa time nga tayo na uncertainty, may pandemic. Yes, nagulat ako. Okay. Tapos the next day, nag-22,000. Tapos may isang araw pa na nag-25,000 yung gross. Sabi ko, grabe. Sabi ko ganon. So, but you being one of the most successful online seller through dropshipping, no? I'm sure that a lot of our viewers, mga nanonood sa atin, mga subscribers, especially sa mga bago pa lang na gustong sumubok o yung mga takot sumubok mag-online selling, may kailangan bang paghandaan or do you have, aside from the, of course, the financial aspect na kailangan mo ng puhunan, what do you think ang nakapag-ready sa'yo na pasukin ng online selling, lalong-lalo na sa dropshipping? Thank you for asking that, Ma Bechaya, kasi I really want to share yung answer talaga na yan. Unang-una po talaga, if you really plan to subscribe with Dropify or any dropshipping company, you really need to learn muna what's dropshipping. Kahit yung basic, what's dropshipping? Or yung simpleng paano ba magbenta sa Lazada? Mm-hmm. Because if you really don't know how, you don't know what's the process, nasilaw ka lang sa sinabi ko na kumita ako ng 25,000, yung risk mataas na hindi mo talaga siya mababawi. And nangyari naman talaga sa akin yung sa sneakerhead ko. First month ko, hindi ko talaga nabawi. Sunog talaga yung 10,000 ko that time. And natanggap ko yun kasi ready ako. Yun din po yung sinasabi ko sa mga tao na if last money mo na yan, yung tipong nagbenta ka pa ng kalabaw or ng kung ano, just to subscribe or whatever, wag. Hindi po yan mag-work. Because for dropshipping, you really need to have cash flow. At least, meron kang pang 3 months or 6 months na subscribe, na pera pang subscribe. Kasi kung pang 1 month lang, kasi 1 month for me is not enough to really learn the process of dropshipping. And with Dropify, we all know that they are just starting pa lang din. So there are a lot of flaws. Mm-hmm. So may mga hindi talaga perfect. Yeah, diba? So I think for every organization, for every company, marami talagang kailangan nilang trabahuin, no? Just like Dropify. Yes. In the past
3 videos that we have, may mga feedback tayo na we receive, and I'm sure that Dropify.ph, hopefully, their management will take a look on that and take action. Pero, with all the challenges that we have had, you actually earned 6 digits sa dropshipping through Dropify. How to be you, yes, po? Any tips sa ating mga dropshippers or sa ating mga online sellers kahit hindi ka dropshipper, no? Especially sa nagtatanong kung paano ba sila makabenta. Kasi sinasabi nila, no, na ang dami nang pumapasok, lalo na nitong pandemic, there is really an increased number of sellers online sa mga platform, Lazada and Shopee. So, how do I keep up? And ano yung mga, maybe you can share tips sa mga online sellers na nanonood today? Okay. For me, kasi po naniniwala talaga ako sa competition, but I really don't believe in saturation. Kahit na sobrang dami na nag-online selling ngayon, you really need to equip yourself with skills, selling skills, marketing skills. If you don't have those skills, hindi ka talaga makakabenta. Kahit gano'ng kaganda yung item mo, if you don't know how to sell it, wala. That's why with Dropify, makita mo bakit merong kumikita, bakit merong hindi. It's because yung mga kumikita, they are continuously learning. Inaaral nila yung proseso. Yun po siguro yung pinagkaiba nung siguro kung hindi ka kumita, siguro may kulang. May kulang na dapat mong yung gap, which is, I think, yung learning. Doon po kasi. Kaya, we keep on sharing yung mga, paano ka ba kikita? Kaya nga po, ang sabi, diba, since si Dropify, ang ano nila is Lazada, aralin mo yung Lazada University. Kasi nandun po talaga lahat. Pag alam mo kung paano magbenta. Oo, kahit, kasi dati, wala yung mga resources na nakikita natin today. Napakarte ng mga mag-online selling, mga mag-selling ngayon. Kasi ang dami na po nagtutulungan, nagbibigay ng mga free tutorials, yung iba yung mga mentorship program, no? How to make it really big sa pag-online selling. Kasi dati, noong 2013, 2014, kapaan po talaga. And then, may ng loob na, i-release ko ba to o hindi? Di ba? I'm sure you would agree. Medyo paanuhan lang tayo, no? Yes. Tapos, mahirap din kumuha ng mga mentor, right? Kasi wala yung mentor masyado back then. Pero ngayon, ang dami ng resources, it just depends on you kung gaano ka kasipag to learn, right? And to get ideas. Pero siguro para na rin magkaroon ng idea, no, yung ating mga viewers, yung mga success stories, maybe you can tell us more about you. Since you mentioned kanina na OFW ka, can you share maybe a little bit para ma-inspire naman sa yung ating mga viewers? Okay, sure po. So, can I share na lang po siguro a slide na a presentation? Yeah, go ahead. So, ayan. So, kung tali nga po sa'yo kanina, I'm Trixita Gorda. So, I'm a nursing graduate po from CEU. I'm a board passer po, batch 2007. So, siguro kinakalculate nyo na kung ilang taon ako. So, magta-35 na po ako this December. And I am an ex-OFW for 4 years po sa Singapore. I work in a retail store, which is Uniqlo po. And then, I'm an autism mom. I have a son who has an autism, si Boas, who's going to be, he's turning 6. Yan, hi Boas! Hi! Yan, yeah, sobrang kulit na. But yeah, but he's doing great. And then, yan, I'm a Lazada seller na po, since 2015. I'm the founder of Smart Mompreneur PH. So, some viewers, if you are looking for a group that gusto nyo pong matuto about e-commerce, you can join our group po. Yeah, i-search niyo na po sa Facebook, so Smart Mompreneur PH. And like na rin po. I believe may YouTube channel din 'yan, no, na Smart Mompreneur. Yes, Smart Mompreneur din. And then as of the moment po, ito bago lang, we just launched a mentorship program called 6-Figure Ecom. Ito lang, this month lang din siya. We had our first batch and ongoing pa din.
And sobrang maganda naman din yung nangyayari sa mga students namin. Actually, we have 45 students inside our mentorship program. Wow, that's a lot of mentees, ha? Yes, but talagang inanalyze yung small group lang muna kasi gusto namin sila tutukan. Because for 6 e-configure, it's not just a course na manonood ka lang. It's really a mentorship where we really guide them from scratch hanggang makuha nila yung 6-figure na sinasabi namin. So, yun po. So, ayan. So, I'm a nursing graduate, OFW. Alam niyo po, share ko lang Mama Bechay, no? Yung sa pagiging OFW, kasi siguro dito ko talaga natutunan yung laban sa buhay. Tinatatag talaga nito yung puso ko. Ayan, naranasan ko magtapon ng basura. Nursing graduate ako, tatapon ako ng basura. Grabe, diba? Ayan. So, this is my beautiful family. My husband, Astral, and si Boas. And, yeah, nag-start ako. Ito, binibenta ko noon, 2015 muna, mga pastries and all. And nakaranas pa ako ng parang nasabihan na, hala, nursing graduate ka, tapos nagbibenta ka lang ng ganyan. Para sa akin, parang bakit? Anong masama sa pagbibenta ng ganyan? Basta legit naman yan, di ba? Marangal, sabi nga. Yes. Ayan. And then, ito yung first Lazada, kung titingnan nyo po, black pa yung pouch. Naabutan ko pa yung black pouch. And libre pa po yan. Libre. Yes. Agree. Ngayon may bayad na. And kung makikita nyo po, sa isang buwan, 6,000 lang yung kinita ko. And corporate account pa to. So makikita nyo, may commission pa yan, may deductions, ganyan. So yan. Noong 2015 yan. So, and I'm not showing you the graphs for you to be hyped. Ha? I'm just telling you na ganito ako nag-start. 6,000 pesos. And then, hanggang, ayan, naging orange na yung pouch. And ito nga yung 2017 na kami, first nakakuha kami ng first million namin with Lazada. That's in 2017. Sobrang di ako makapaniwala na kaya pala yun sa Lazada. Mag-million. Parang ganun. But guys, again, this million is gross. Gross lang yan. Huwag po kayo masyadong masilaw sa mga million-million. May mga overhead expenses pa yan. So, yan. Tapos, ayan. Then, I just shared nga in 2018 to 2019. Dito namin experience yung business failure and almost bankrupt. And I think yung mali na nagawa namin is hindi namin inaral kung ano yung ginagawa namin. Kumbaga, parang ako yung seller dati na basta makabenta lang. Na, eto, mabenta to. Sige, benta ko nga rin. But it's not really for me. Parang hindi ko inano na, hindi ako nagpa-product research. Parang inano ko lang, mabenta to. Sige, benta ko na rin. Naging kampante ka na, Miss Trixie, no? If I understand this. Kasi kung yes. Inabot mo na yung, kumbaga, yung goal mo, 1 million as a gross sales, that's actually a big achievement kapag Lazada seller ka. Oo. Yes. Yes. So, ayun. Kaya noong 2018, tapos dumating yung mga micro-sellers. Well, yung micro-sellers, yung time na yun, hindi sila marunong magbenta. Basta kapag benta lang din, bagsak presyo. Sabi ko, paano ako makakalaban sa mga to? Eh, di ba, I'm a corporate seller. Nagbabayad ako ng tax. So, hindi ako pwedeng makipagsabayan sa presyo nila. But, ngayon na equipped ako na inaral ko yung e-commerce. Ngayon ko na-realize na it doesn't really matter kung sobrang baba niya magbenta. Because may skills na ako. I know how to sell and how to market my item kahit na mataas yung presyo niya. Na sabi ko, sana dati natutunan ko na to. Siguro hindi ako nalugi. But still, that failure, I'm still thankful. Siguro kasi kung hindi ko yun naranasan, hindi ko siguro aaralin pa din. Sabi nyo nga po, naging kampante na. Mm-hmm. So, I'm still thankful that I experienced that failure. Mm-hmm. So, best teacher daw talaga. No? You're able to bounce back after that yes. Mm-hmm. Ayan na nga po. And, ayun nga, sinabi ko talaga na 2020 is the year of hope mm-hmm. for me. That's when I, learned about dropshipping through Dropify. Mm-hmm. Though, kahit na may pandemic, alam niyo po, ramdam ko rin kasi yung protection talaga ni Lord dun sa business.
So, ayan, Year of Hope si Drapify. So, ayan, dito po sa ano, sa graph ko na to, papakita ko po sa inyo yung journey ko with Drapify. So, kung makikita nyo po dito, sa first week ko sa Drapify, 383 lang po yung kita ko, yung payout ko for that week. Isa lang po yung bumili niyan. Isa lang. Sa isang linggo. And itong 380, 345 na to, hindi po yan buo ko nakuha. Because yung cost of good, I need to pay for kay Drapify. So, siguro mga nasa 150 lang yung ano ko niya. Mm-hmm. Yung kita ko talaga. And then, sabi ko, ay teka, hindi pwedeng 300 lang ako weekly. So, ang ginawa ko po, nag-attend ako ng mga workshop, nag-research ako lalo, what's dropshipping. And then, kung makikita nyo po, oh, the next week, naging 5,000 na. From 300, naging 5,000, naging 11. Laking jump ng amount yan, ah, Miss Trixie. Ah. Yes. Oh, all you did was to really equip yourself, no? Knowledge, yes. Basis, no? Para maging familiar mm-hmm. how really dropshipping works and how to effectively market your products online. Yes. So, yun po yung gusto kong ipakita dito. You don't, wag po kayo mag-focus dun sa nakikita yung amount. What I'm trying to share is mm-hmm. you really need to know the process. You really need to learn first what is dropshipping para kumita ka. Kasi kung nag-join ka lang ng dropshipping or ng Drapify, because, ay, ang galing, kumita siya ng 8,200 sa isang araw. Uh-huh. Without really learning the process, mahirap po yun. Hindi po kasi yan magic. Oh. Hindi yan magic. Sa pag market mo ng, ano, Miss Trixie, ng product or yung store mo through dropshipping, gumamit ka ng Facebook ads. Kasi I have been seeing mga seller, no, who are using Facebook ads. Kailangan ba talaga ng Facebook ads, lalo na sa dropshipping setup tulad ng Drapify.ph? Or how do you effectively promote products online? Okay. Thank you po sa question. Through dropshipping kay Drapify, yes, dun ko po natutunan na gumamit ng Facebook ads for awareness. For awareness and product. Kasi po, with dropshipping, we really need to understand that we really don't have the control over the inventory. And we, as a seller, as a Lazada seller, we need to understand that the inventory, malaki yung ano niyan, factor for the optimization and algorithm ng store. If bumabagsak yung quantity na out of stock yung SKU, ang hirap mag-maintain ng optimization or ng algorithm ng store. Kaya kailangan mong mag-Facebook ads para mag-drive ng traffic dun sa store. Pero, sa umpisa ko lang po yung ginagawa. Sa umpisa ko lang ginagawa yung Facebook ads for awareness and traffic. So, it's more on driving the traffic to your store, not a specific products, but to the shop itself, tama? To the shop itself, yes. Yes, for awareness. Would you suggest, kung halimbawa bago ako sa Drapify.ph or sa dropshipping, would you suggest to venture, kung meron naman akong capital, to venture into Facebook ads, mga marketing, ganyan? Would you? Yes. For me, if you are venturing in e-commerce, knowledge in Facebook ads is an advantage. Para, skills din po kasi yan. But it's not really parang hindi naman sa necessary, yung parang a must, parang ganun. Because sa Lazada din naman po kasi, pwede ka naman makapag-drive ng traffic organically by, using SEO, dun sa product title mo, description, photos, pagsali sa mga campaigns, pwede naman po yun. Though the Facebook ads can really help, lalo na po sa ganitong model. Yes, yes. Pero, kung marunong ka naman ng SEO na tinatawag yung search engine optimization na sinasabi, you know how to use the keywords, then, yeah, okay na po yun. So, eto po yung parang know what's working and what's not. Sa mga nanonood po natin today, no, yung sinasabi po ni Ms. Trixie, if you don't know what SEO is, naka-integrate na po yan sa app
or sa Lazada Seller Center. So, huwag po tayong ma-overwhelm kaagad with the term, no? Dahil maaaral naman po natin yan sa Lazada University. So, it's all about how you market your products, make sure na nasa on top siya ng search list, ni website ni Lazada. So, para lang po magkaroon kayo ng idea. Ayan. So, yes. With regards to Facebook ads, yes, that's actually a good input, no? Coming from Ms. Trixie, that it doesn't really, kasi for us, halimbawa mga micro-seller na wala pa masyadong budget to do marketing, like Facebook marketing, then it's not really suggested na a must, no? Because i-follow niyo po yung Smart Mompreneur PH, nag-share po si Ms. Trixie doon ng isang article. Sinabi niya doon na you don't really need to have Facebook ads muna kasi there are lots of ways to increase traffic sa iyong Lazada shop. Yes, yes. That's so moving on, yan. Trixie, no? In your slide. Ayan. And then, ito na nga po yung sinabi ko kanina noong May 2020. Wow! Ayan. So, first day ko, 12,902. Tapos, biglang nag-19 kinabukasan. Nagulat po talaga ako. Oo. Tapos, sabi ko, grabe yung ano. In 2 days, nakapag-level 3 po ako agad. Yan. Wow. So, ano na yun. Oo. Nagulat din po talaga ako. Oo, that's a big achievement po, no? Sa katulad po namin na matagal na nag-ibenta sa Lazada, that's a big achievement. 25,000. Sa dami ng seller po ng Lazada and sa ibang platform, yes. So, congratulations to you, Ms. Kim. Thank you. Thank you din kay Lord. Sobrang... Thank you, Lord. Thank you, Lord, talaga. And ito nga po yan, sabi ko, isang araw lang nakapag 25K yung store. And kung hindi ko pa lang ko nakikita, 64 units po yan, 48 orders, then 68 units. Kung makikita nyo po, dun sa 48 orders ko, meron po dyan nag-order 10 bedsheets. Siguro nire-resell din nila. I'm not sure bakit ang dami. Pero ganun sila bumili. Siguro kasi, mali ko rin mindset na akala ko walang pera yung tao. Pero marami pong pera yung Pinoy. Oo. I think, ang nakikita ko dyan, Mr. Chi, is you actually feel the need ng mga consumer. So, it's actually yes. A commodity dahil almost everyone naka-lockdown nitong pandemic and nasa bahay lang and they would want to sleep in a nice bedding. Ayan. So, yes. It's really a good product for you to sell during this time. Nakunan mo yung need ng ating mga consumer. Yes. And ang ganda nung sa'yo, Mama Betchay, na ano ko yung need ng tao. Mm-hmm. I think that's one of the mistake ng mga online sellers ngayon. Na, yun nga, basta makabenta lang. But, di ba, sabi nga natin, if you really want to sell, solve the solution, offer the solution to the problems of the customer, not just sell. Parang ganon. So, ano, kailangan yung mag-product research ka. Ano bang kailangan ng tao? Sabi nga, do not look for customers for your product, but look the products for your customers. Parang ganon. So, ayan. And then, dahil kumikita na po ako uli, di ba, from downfall nung Lazada store ko, kung nag-earn na ako uli kay Lazada, ay kay True Dropify, we decided na ibuhayan namin yung own store ko. And ito nga po, nung 99, ito po yung orders namin. Wow! Sa sarili kong store. Mm-hmm. Opo, sa sarili kong store. And for that month, with the help of 99, naka-ano po kami yan, 6 digits sa own store ko, 630,000. Yung gross po yan, ha, gross. So basically, still 6 digits. Oo. Sa ating mga viewers today, no, sa mga nanonood, sa ating mga subscribers, sa pinakita ni Ms. Trixie na slides, no, I want you to remember, no, na wala naman po talaga nagsisimula ng malakihan agad. So if you notice yung journey ni Ms. Trixie, nagsimula siya from being a small seller and then nagkaroon pa ng uncertainty na bankrupt na nga siya and then nag-bounce back siya and then right now, this time, nakapag-open siya ng new store na sarili niya, no. It only shows talaga na if you have
the dedication, the hard work, and the willingness to succeed ay hindi po talaga malabo na magsasucceed ka sa inyong journey bilang online seller. Ayan. Although may mga challenges, Ms. Trixie, di ba? All the way, no? Yes. Dropshipping sa setup with Dropify.ph, are there any challenges? And how did you overcome those challenges? Okay. For dropshipping with Dropify, yes. Mayroon mga ma-encounter po talaga na problems or issues like yung pinaka-problem namin as of the moment are the out-of-stock talaga. Yung supply chain, yung medyo issue. But, kasi siguro sa sobrang tagal ko na rin with Dropify, 10 months na po kasi ako nag-dropship with them. Oh. Yes. Siguro natutunan ko na paano i-handle. And siguro po yung nakatulong din yung mindset ko na hindi ako dapat magpa-apekto dun sa negative. I need to look for the solution instead na mag-dwell ako dun sa problem. So, kapag may mga out of stock, kinakausap ko lang po talaga si Dropify na ano po bang plano natin sa SKU na to? Mag-stock po ba kayo or hindi na? Kasi kung hindi na, dun na ako magpo-focus dun sa ano. Sa may... Oo. Focus what works for you sa shop mo, tsaka kung anong meron. Yes, kung ano yung meron. Ganito na po kasi yung ginagawa kong strategy. So, for, halimbawa po, may bagong mga bed sheets or may stocks dun sa store ko, I focus with 5 to 10 items na may stock. Tapos, yung 10 items na yun yung iano ko, ibebenta ko talaga, sali ko ng campaign, kung iano ko sa Facebook ko, ipopromote ko, ganyan. Then, kapag nakikita ko tong 5 hanggang 10 na item na to na medyo bumababa na yung quantity, titingin na ako uli ng another set na ibuboost ko na, kumbaga, sinishare ko na uli. Para kung maubos tong unang set ko, unang batch ko, meron na uli ang kapalit na na-optimize na. Ano yung ginagawa ko? Yan. So, I guess, well, in every organization, every company, hindi po talaga may iwasan no, na maraming mga pros, may mga cons. And isa na din po yan sa dropshipping sa Dropify.ph. Well, as you can see naman, Ms. Trixie is still an ongoing or existing subscriber with Dropify.ph. And she actually work on things that works for her para kumita online. And sa ating mga sa nanonood today, this is actually a great way to start our very first segment sa channel na ito, having Ms. Trixie as our first guest. No, I hope that you get a takeaway in our session today, as I've said kanina. Medyo mahaba-haba pa kung marami pa tayong oras. Ayoko din naman kunin ang oras ni Ms. Trixie because I know na super mom din yan. So, lahat katulad natin, no? And we're very lucky that she had shared her experience and knowledge sa e-commerce. And I heard that you guys are running a mentorship program called Six Figure Ecom, right? Yeah, can you please tell us all about it? What are they going to learn from it and how to sign up? Yeah. So, yun nga po, from founding the Smart Mompreneur PH, where I share yung mga e-commerce journey ko, or parang kay yung Mama Betcha, yung nag-share siya ng paano ba magbenta sa ganito, ganyan. Now, we have the mentorship program called Six Figure Ecom, where we teach e-commerce strategy through like Lazada and dropshipping. We also have another mentor who teach naman copywriting. We also have branding session and we also have website optimization where we teach the students how to have their own Shopify and WooCommerce store and also Facebook ads. So parang itong mentorship program namin is not just a course na papanoorin mo lang, but we are really guiding our students from the scratch, from building their Lazada store or their website hanggang kumita talaga sila. And ngayon... Actually, nandiyan na, as I can see there, no, nandiyan na po lahat ng mga kailangan mo to be successful sa e-commerce. Example, yung copywriting, branding, yan po yung isa sa mga
pinaka-importanting factors that you really need to work on. Yan, website optimization plus yung Facebook ads. Wow! Yes, that's yes. actually a good opportunity for everyone no, who want to venture e-commerce. And this is your team. Ayan. Yes, we have Walter Rogan for branding, ako e-commerce. No? Mariel, Facebook ads, si Kat for website. And yung pinaka-mentor ko po talaga, si Coach Darwin for copywriting naman. So, yan po yung team namin. They are not sobrang kilala sa e-commerce, but I can vouch with the team na sobrang galing din po talaga. Ako po mismo, nagulat ako nung nagkakaroon kami ng session. Dami ko pa rin, ako po mismo, dami ko natututunan. So, and to those interested to join the mentorship program, paano sila makakapag-join, Ms. Dixie? Ah, yes. For those who are interested, you can visit our Facebook page. Yun nga po, yung Six Figure Ecom. And then you can sign for our wait list because we are planning to launch our second batch by next year, January. So, yeah, so if you're interested po to start na your e-commerce journey and you really want yung mag-mentor, mag-guide, so ito po yung ino-offer namin, mentorship. Ongoing program. Yung mentorship, no? You have more than 40 mentees? Yeah, we have 45 students as of the moment and some of them po, ang ganda na nung results nila. I've been sharing it eh. Meron na po sa amin, nakapag-start na siya ng brand niya. And na-sold out po agad. What? Wala pang 24 hours yung product niya. Okay. Yeah. Well, I'm actually happy. And again, sa mga nanonood today, this is also another opportunity. And I believe na you only have to create opportunity talaga. Hanapin mo lang. And then, pasukin mo, again, for every opportunity, may risk po talaga siyang involved, pero kita niyo naman po, we have experience, we have natuto tayo sa mga based lang sa journey na sinare ni Ms. Trixie sa atin today. Ayan. Yes. Wow! So, anong oras na ba? Parang gusto ko pang pahabain yung session na to, no, Ms. Trixie, but again, napaka I'm actually honored to be you as our guest no sa ating first segment. Once again, imbitahan niyo na lang din po sila to join kasi aside from the six figure ecom, meron ka ding Facebook page. Ayan. Yeah. So, ayun po, I'm also the founder nga po ng Smart Mompreneur PH. So, if you're looking for a group where you can watch pre-webinars about e-commerce, how you can start your e-commerce journey, you can join our group. Kahit sino po pwede. Baka kasi yung iba kala nila, baka pang mommy lang. Actually, Kung laki ka, pwede po. Hindi lang pang mama. Oo. Open na siya for everyone. Dati kasi pang homies lang. Pang lalaki din. Oo. Yes. So, yan. You can join. Yes. And aside from that, you also have a YouTube, no? Na bago lang din. Yes. It's called Smart Mompreneur PH naman. So, sa mga hindi po member ng group, so ayaw nyo pong mag-join din sa group, I'm sharing din yung videos. Some videos outside naman through the YouTube chat. Through YouTube. So, okay. So before we go, if you have any more questions, if you have comments, feel free to comment it down below sa video nito. We'll try our very best to answer it. And of course, pag may time si Ms. Trixie, i-join niyo na rin po kayo yung YouTube niya at yung Facebook account niya na Smart Mompreneur PH. Yes. Ayan. So, nice ko lang magpasalamat sa iyo, Ms. Trixie. What a great insight that you have shared sa ating mga viewers, sa ating mga subscribers. Ayan. So, I hate to see you go. Anyway, so once again, this is your Yo Mama Bechay together with Ms. Trixie. Thank you so much for tuning in. I will see you in our next video. Bye! Bye!